Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star sa Araw. Ito po ang inyong weekly reading for August 20 to 26. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong moon rising and Venus signs, dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin yung i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong sulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. Tingnan natin muna, Sag, kung ano yung mga trinkets, no, na lalabas for you. Okay, so we have the flower. Wow, no? Ayan. So parang romance is in the air. Yun ang aking nabibig up dito for some of you. This could also be about a gratitude. This is also about new beginnings, no? Mga fresh start na may mga ganap na bago sa buhay. Ninyo dito sa Sagittarius, depende sa inyong sitwasyon. We have starfish. Ayan. So this is starfish. This is about love. This is also about guidance. This is also about intuition, inspiration, yung mga ganon. So feels like ano, mayroong magagabay, no, divine guidance na parating sa inyo dito, Sag. Maaring hinihingin nyo talaga yan, maaring pinagdadasal ninyo na gabayan kayo on about certain things, no? Kaya you will get that. Kaya it's up to you naman to claim it, diba? It's up to you to access the divine guidance para sa inyo ng Panginoon. So we have the dragonfly. This is about new beginnings din. So meron tayong dalawang new beginnings, no? Maraming pagbabago talaga magaganap, because this is also about transformation and change. Kaya maraming ganap talaga, no? May mga new beginnings, may mga pagbabago talagang mangyayari dito sa maaring iba't ibang parte ng buhay ninyo, Sag. Okay? So, we have number 4, happy family. So, maaaring yung mga pagbabago na yan is within the family, no? Within family dynamics, maaaring ganun. Or, maaaring may mga bagong miyembro, no, ng pamilya na dadating, papasok sa buhay ninyo, no? Maaaring may mga kasalan dito magaganap, kaya may additional na member of the family, or maaari din na may manganak, no? Kaya merong additional member of the family din na dadating. So, tingnan natin. Isang masayang pamilya. Sorry, Sag, bubulol ako. Isang masayang pamilya ang maaaring ma-experience ninyo dito sa Sagittarius around this time. Masaya, contented, yung mga ganun. So, yung mga needs ninyo ay nandyan, no? So, we have a man holding a heart. Ayan. So, this could be someone, no? Na papasok sa buhay ninyo, maaring magkakaroon na kayo dito ng bagong manliligaw or bagong love interest. Maaring ito yung taong ito. Maari din ang iba sa inyo is going to enter a new relationship dito, no? Relationship na love and romantic relationship, no, Sag. Maaring ganun ang dating, because we have a new beginning energy. So maaring bagong relationship ang papasukin ng iba sa inyo dito, or you're welcoming new person sa buhay ninyo romantically, no? Maari din na yung taong ito is really manliligaw pa lang, no? May ganun akong napipick up. We have number 47, the thinking woman. Ayan. So, maybe yung iba sa inyo is looking for a mentor, no? Looking for a teacher, maaaring ganun. Or looking for someone, no? Na makakapagturo sa inyo about new things, maaaring ganun. Kasi, maaaring nag-research lang din naman ang iba sa inyo, maaaring ganun. At naghahanap kayo ng taong makakapagturo sa inyo ng kung ano ang kinakailangan ninyong impormasyon. So, may ganun ganap. Maaring ang iba din sa inyo is going back to school, no? Maaring ganon, maaring you're trying to expand your knowledge, expand your studies. Kaya naman talagang ano kayo,
parang you are on the road to change the career path, no, ninyo dito. Kasi maaring ano to, totally different field, no, ng inaral ninyo. Maaring ganon. Maaring nandun ang inyong interest. Abundance, ayan. So this is really beautiful. Abundance in money ang maaring maramdaman, ang maaring dumating sa buhay ninyo, Sagittarius. And maybe, you know, that is the change, no, na mangyayari in terms of your financial landscape, no? Magbabago ang inyong sitwasyon pangkaperahan dahil sa financial abundance na makakamit ninyo. Communication, ayan. So that is what is really important ngayon. Maaring ang iba sa inyo dito, Sag, hindi kayo masyadong malino makipag-communicate, or ina-advisean kayo dito to communicate clearly, no, lalong-lalo na na gusto ninyong mag-aral or gusto ninyong matuto ng marami pang bagong bagay. Kaya it's really important na you communicate clearly with the people that you are dealing with, no, para matuto talaga kayo ng gusto ninyong matutunan, makuha nyo talaga kung ano ang gusto ninyong madiskubre or pag-aralan talaga, no? So you really need to communicate clearly. Maari din dito na may parating, no, na communication sa inyo in the form of email, maaring letter or calls, maaring ganon, no? What else? We have protection. Ayan. So, protect your dreams. Yun ang aking na-pick up dito, Sagittarius. Protect your dreams, your hopes and dreams. Huwag muna ninyong isi-share yan sa ibang tao, no? Until na you are ready to roll it out. Until na handa na kayong simulan yan, or sinisimulan nyo na talaga para hindi pag-interesan ng ibang tao, no? Kasi maaring, you know, hindi maiwasan na minsan may mga taong may kaingitan sa katawan. Maaring yun yung pang makwentuhan ninyo, yun pang mapag-share ninyo ng mga plans ninyo na gusto kong mag-aral ng ganito because I want to change career path. Gusto kong ganito ang mangyari sa akin, ganito, ganyan. Nako, baka masabotage ka, no, Sagittarius. Kasi kung matimingan mo, makwentuhan mo yung merong kaingitan sa katawan, ay nako, baka pag-interesan yung plano mo, unahan ka, yung mga ganon. Kaya keep it to your self muna, no? Keep it close to your heart. Cultivate it, no? Nurture it until it's ready to roll out. Then, tsaka na. Tsaka muna ipaalam sa ibang tao, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have the devil energy. Ayan. So, this is the energy of Capricorn. So, maaring meron Capricorn placement ang iba sa inyo dito, Sagittarius, or maybe you are dealing with a Capricorn, no? So, maaring ganun din. This is also about, this is also about unhealthy attachment, no? Unhealthy attachment. Maaring over ang attachment ninyo sa pagtatrabaho. Maari din na that is codependency. Maaring that is addiction, no? And addiction, very broad ang addiction. It could be addiction to love, to people, to person, no? To shopping, yung mga ganon, at kung ano-ano pang bagay, no? Na over naman yung ano ninyo, yung attachment, yung inclination sa mga bagay na yon. So, maaaring ang iba sa inyo may mga ganong tendency, no? Or may ganong sitwasyon na talaga sa ngayon. And, ang sinasabi ng energy na to, this is a reminder for you, na you know what, Sagittarius, you don't need, di ba, to live in that situation for so long, no? Kung may nararamdaman na kayo na parang gusto nyo nang kumalas, you can do it, no? Ikaw lang yung tao yung makakapag-decision yan. Kung gusto mo nang kumalas, gusto mo nang iwanan ang practice na ganyan, you know, you can always do so. So, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-hesitate, because you can break free from this devil energy anytime, anywhere you want, okay? So, tingnan natin ano pang ganap. We have two of wands. Ayan. So, ang iba sa inyo, planning, no? Nasa planning stage. Ngayon, you are envisioning ng mga bagay na gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Maaring, that is one thing na gusto ninyong i-communicate with your other
friends or other mahal sa buhay, you know, because maybe you're asking for input, no? Maybe you're asking for input na maaaring gusto ko ng ganitong ito yung plano ko, and I'm asking for for your opinion, yung mga ganon. So as I've said earlier, you know, don't share your plans sa ibang tao, no, muna, until you are ready, no? Or maybe kung hindi maiiwasan talaga, dahil kung hihingi ka ng opinion, hihingi ka ng input ng iba, then just choose those people na talagang maaasahan mong mapagkakatiwalaan, no? At hindi ka ang tawag dito, hindi ka lolokohin, hindi ka isasabotage, yung mga ganon. Okay, so some of you are strategizing on what you're going to do with your plans, kailan mo sisimulan, anong mga first steps na gagawin mo, yung mga ganon, how you're going to do it, no? Mga nasa ganong stage ang iba sa inyo dito. Final message ninyo is Queen of Pentacles. Ayan. It feels like to me that you are getting the support of your mom, no? I feel like that this is your mom. Very nurturing, no? Very caring, at talagang tinutulungan ka. Nasa behind your back siya lagi, no? To help you, to support you, kung ano man ang pangangailangan mo, no? Yung ganon. So, very supportive siya para sa'yo. And maybe, siya talaga yun din yung isa sa mga taong nag-i-encourage sa iyo na, sige na anak, go for it, no? Go for it. Nandito lang ako para tulungan ka, no? This is also the energy of, prosperity and abundance. So maybe kung ano man yung pinagpaplanuhan ninyo, remember that we also have abundance energy dito. So dalawa na sila, 'di ba? Kaya kung ano man yung plans ninyo dito, lalong-lalo nang pinag-aaralan ninyo dito, it feels like to me that is going to bring forth prosperity and abundance sa inyo. So parang nagko-cultivate ka ngayon ng money path mo, no? Kasi parang pinagpe-preparean mo dito is a beautiful lucrative money path, no? So yun ang aking napipick up dito. And you know what, that is going to change the course of your life. Remember, tingnan mo, nasa tapat pa niya, nasa row niya yung change, new beginnings, transformation. So it feels like to me na magkakaroon ka talaga ng malaking pagbabago, no, sa buhay, in terms of your career, in terms of your financial status, yung ganun, no? And with the support of your mahal sa buhay, like your mom, it really feels like you're going to succeed talaga, no? Kung ang pangarap mo ay ito, na magkaroon ka ng kayamanan, magkaroon ka ng successful na trabaho, career, ganun, negosyo, you know, it feels like to me that you are really going for it. Kasi yung suporta ng nanay mo, yung prayers niya, yung input niya sa iyo, it feels like to me that is going to be a big help for you then, no? So maaaring may mga opportunities and possibilities din dito na dumating sa inyo, Sagittarius. Maaring may trabaho, career opportunity, business opportunity din na maaring dumating for some of you around this time, you know? And maaring doon ka magsimula, 'di ba? Ng swerte, doon ka magsimula ng pagpasok, no, yung continuous inflow ng inyong kaperahan. Kaya maaring ito din yung pagmumulan ng iyong prosperity and abundance. So good luck to that, Sag, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.